Magandang hapon po, Aling Melly. Ah, ikaw pala, Bobby. Kamusta na po kayo? Ah, mabuti naman. Pwede ko ba kayo makausap? Oo. Halika sa loob. Nakita ko si Noemi. Kasama ang Familia Velez. At nalaman ko rin na kinakasama na siya ni Rico. Aling Melly. Wala akong alam na dahilan para talikuran niya ang kasunduan naming pagpapakasal sa isang taon. Ano ba talaga ang nangyari? Inaalay siya ni Rico. Ayoko sana sabihin sa ito. Yan din ang kabilibilin ng Noemi. Talang, ayoko magalit ka sa kanya. Mabi, maniwala ka. Hindi ginisto ni Noemi yung nangyari. Nakausap ko ang inay mo. At nalaman ko sa kanya kung anong ginawa sa'yo ni Rico. Bakit hindi mo siya nireklamo? Natakot ako eh. Sabi niya papatayin niya ako, pati si inay. Noemi, may batas tayo. At mayor si itay sa bayang ito. Kung lumapit ka sa kanya noon, siguro naman hindi kanya pinabayaan. Magulo pa ang isip ko noon eh. Tsaka, isa pa, naisip ko na wala na akong mukhang ihaharap sa ibang tao. Kalimutan mo na ako, Bobby. Hindi na ako nababagay sa'yo. Noemi, hindi mahalaga sa akin yan. Ang mahalaga sa akin, ang malaman kong mahal mo pa rin ako. Bobby, kung nakuha man ni Rico ang katawan ko, hindi niya nakuha ang puso ko, ikaw pa rin. Alam pa siya na ginawa niya sa'yo. Umalis ka na, please, Bobby. Umalis ka na. Pag naabutan niya tayo dito, siguradong papatayin niya tayo. Umalis ka na, please. Please, umalis ka na. Hindi ako aalis. Please, Bobby, umalis ka na. Sige na, umalis ka na, Bobby. Alang-alang sa akin. Ba't ka lumabas? Di ba sabi sa'yo dito lang sa loob ng bahay? Nagpahangin lang ako. Thank you.
ka umiyak? Naalala ko lang si inay. Matagal na kami hindi nagkita. Masyado kang madrama. Sige, ayusin mo yung damit ko, maliligo ako. Sana magpahinga ka ng ilang araw pa, Roman, bago ka pumasok. Kailangan na kailangan ako sa munisipyo. Marami akong trabaho na iwan doon. Talagang ikaw na tao ka, oo. Talagang hindi kita mapigil, basta gusto mo. Oh, kayo nga palang dalawa. Saan ba kayo nanggaling kagabi at hindi ko na namalayan ang pag-uwi ninyo, ha? Ah, kasi oh, dinalaw ni Kuya si... Nay, dinalaw ko lang ho yung mga kaibigan ko. Ah? Oo, Nay. Dinalaw lang ho namin yung mga kaibigan ni Kuya. Ah. Mayor! Mayor! Magandang umaga ho, Mayor. Mrs. Bobby. Simon, magkalmasal ka muna. Sige po, Mayor. Tapos na. Kaya lang po ako napadaan dito ay para ibalita sa inyo na inamin na ni Toralba kung sino nagutos sa kanya para ipapatay kayo. Sino? Ang Pedring! Mukhang mahina ang kondisyon ng mga manok natin, ah. Kunin sa mga gawain. Pwede ka ba namin maimbitahan sa munisipyo? Bakit? Sa anong dahilan? May gusto lang kami itanong. Tungkol sa tangkang pagpatay kay Mayor Guerrero. Wala akong kinalaman sa sinasabi nyo. At saka kung maitatanong kayo, bakit kailangan pa akong isama sa munisipyo? Huwag na kayo magtangkal lumaban pa, Raylan. May warang to para sa kami. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin na maayos. Hey. Sarendo. Hmm. Si Mayor ba yung dumating? Sino pa? Kaya wala ng bulakbol mula ngayon. Tay, paalala lang ho. Baka mamaya makalimutan nyo na naman ang pag-inom ng gamot nyo. Talaga kayong magina. Ginagawa nyo akong parang bata. Magaling na ito. Akala nyo lang yan. Sariwa pa ang loob niyan. Rico! Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan mailabas agad ako. Tarantado ka pala eh! Gagawa-gawa ka ng katarantaduhan. Hindi mo ginagamit ang utak mo! Pati yung taong kinuha mo. Pisukin pala! Bakit ikaw? Baliwala ba siya yung nangyari kay Edmond? Raylan. Kahit na ano pa ang ginagawa ko, ako lang ang nakakaalam nun. Pagka ako ang kumilos, hindi ako papalpak na katulad mo. Sige, alis na ako. Paano ako? Tsaka lang! Ako bahala sa'yo. Mga gamit mo nga pala na kay Sargento lahat. Sige. Sige, hindi na ako magtatagal. Alis na ako. O sige, mag-ingat ka, ha? Oho. Mukhang pinagkakaisahan tayo sa munisipyo, ah. Habis eh.
Wala naman tayong magagawang paraan na kahit pansamantala ay makalabas si Ryland. Congressman, baka hindi natin lapitan si Gog. Baka matulungan niya tayo. Kinausap ko na siya. Pero tinanggihan ako. Ang kinakatwiran sa akin ay kalat na raw sa buong bayan ng San Roque ang nangyari. Bisi. Delikado magtagal si Ryland sa kulungan. Baka mapag-isipan siyang isalbay si Mayor. Wala ba kayong maisip na paraan kung paano may lalabas si Ryland? Wala ba kayong isip? Puro kayong mga patamay, baboy! Na walang silbi! Papa. Ako na akong bahala kay Ryland pa. Ako na akong maglalabas sa kanya. Mayor, gabi na ho ah. Hindi ho ba kayo napapagod? Baka mabinat kayo. Tatapusin ko lamang pirma ang mga papers na ito. Muna kayo lalabas, ha? Mangulian, yan lang kayo. Lang tayo, Turalba. Bak!